A little bit more of that. The score will be for all the Prince driving in. Now just keep an eye on this now. See, he knew the trailer was behind him. Now keep an eye as he makes the move and just kicks it right back. Beautiful execution. 5, and Ray LaFrance is going to go to the line. Ang mga hindi na natin nakikita ngayon sa NBA ay yung maangas na sentro na nakikipagbanggaan sa court na tinatawag nga nilang bad boys na nangaharas ng mga players gaya ni Rasheed Wallace, Ron Artest at Dennis Rodman. At ang isa pa talagang bihira na makita ngayon ay yung mga behind the back pass at yung mga street ball type na pasa gaya na lamang ng elbow pass na pinauso nga ni Jason Williams. So ngayon ay tingnan naman natin ang naging karir nga ni Jason Williams sa NBA na isa sa mga best passer noon sa liga na nagpauso ng mga pasa na parang end-one mixtape na laging pang highlight at pang showtime. So mga tol, bago ang lahat ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Si Jason Williams ay pinanganak sa West Virginia. Ang pamilya na noon ay nakatira sa isang trailer na ginawang bahay sa may DuPont High School na nasa loob mismo ng campus. Ang tatay ni Jason ay isang state trooper noon sa West Virginia na bantay din mismo ng school kung saan sila nakatira. Na ang tatay nga ni Jason ang may hawak ng susay ng basketball gym nila noon. Dito ay ginagamit nga niya ang pagkakataon para makapag-practice ng basketball. Noong 4 years old na nga si Jason ay magaling na siya mag-dribble ng bola. Pagdating ng 7 years old ay dito na siya nakikipaglaro sa mas matanda sa kanya na makikita talagang may kakaiba na siyang dribbling skills. Doong bata pa si Jason ay nagtry siya ng ibang sports gaya ng baseball at American football na may talent nga siya para maglaro ng football noon bilang quarterback. Pagpasok niya ng high school ay naglaro siya sa DuPont basketball team kasama noon ang isa pang local player na si Randy Moss na naging varsity ng parehong basketball at American football na nagkaroon nga sila ng parang love city sa DuPont High School. Na lagi nilang napupuno ang basketball gym pag may laro ang team nila para abangan ang mga alley-oop plays nilang dalawa. Sa high school ay nanalo si Williams bilang West Virginia Player of the Year na nag-a-average noon ng 18 points at 10 assists per game kasama pa si Randy Moss at nakapasok nga sila sa state championship pero natalo nga sila sa game na yon. Nang papasok na si Jason Williams sa college ay mayroon siyang isang problema. As usual academics, noon kasi hindi pasok sa grade niya para makapaglaro ng college basketball based nga sa rule ng NCAA. Kaya ang suggestion ng kanyang ama ay maglaro muna siya sa isang Division 2 team at ito nga ay ang Marshall University kung saan din naglaro ng football si Randy Moss. Naglaro lang siya ng isang season sa Marshall University na may average na 13 points at 6 assists per game na nakilala pa nga niya noon ang batang coach na si Billy Donovan na naging coach nga ng Marshall. Nang mag-offer noon kay Billy Donovan ng Gators para maging coach noong 1996 ay nag-transfer din itong si Jason Williams sa Florida na hindi nakapaglaro ng isang season dahil nga sa NCAA transfer rule. Pag-start nga ng season noong 1997 ay naging starting point guard nga siya ng Gators na inaabangan talaga siya ng mga fans lalo na yung mga buwis buhay na drive niya sa rim at mga kakaibang behind the back na pasa na kahit ang mga kalaban nilang team noon ay napapahanga sa ginagawa niya sa court at kinukumpare nga siya noon kay Pistol Pete. Habang naglalaro sa Florida itong si Jason Williams ay nakilala niya noon si Penny Hardaway at Shaquille O'Neal na kapitbahay niya pa mismo na nakita siya noon na naglalaro sa playground ng Orlando. Si Jason Williams nga ay nagpabilib kay Shaquille O'Neal dahil nga sa kanyang mga dribbling skills. Na nagkaroon pa nga sila ng one-on-one game ni Penny Hardaway na talagang minamahal niya sa court. Matapos ang 20 games sa Florida ay nahulihan ng drugs noon si Jason Williams na naging dahilan ng pagkatanggal niya sa team. At sinabi niya na ayaw niya na magkunwari na nag-aaral. Kaya sa edad na 22 ay sumali na siya sa NBA draft noong 1998 bilang 7th overall pick ng Sacramento. Pagkapasok pa lang ni Jason Williams noon sa NBA ay sinabi na nga ni Shaquille O'Neal na gusto niya maging kakampitong si William. Na sa tingin niya ay magiging effective sa mga lob pass na malapit nga sa rim. Sa unang season niya sa NBA ay nahirapan siya mag-adjust lalo na't ang coach ng Sacramento ay ang mahigpit na si Rick Adelman. At isa pa, hindi rin siya komportable na kilala siya sa Sacramento or yung medyo sikat na kasi nga dahil sa mga ginagawa niyang play sa college. Dito ay nakakita ng opportunity ang NBA para i-market itong si Jason Williams dahil sa kanyang mga highlight na pasa na may bansag noon ng white chocolate. Ang jersey nga niya ang isa sa may pinakamataas na sales noon sa NBA, mas mataas pa ang sales sa All-Star ng Kings na sa Chris Webber.
Matapos ang tatlong season at sa mga issue na sa drugs, mga hindi magandang comments sa mga fans ng Sacramento at noon nga ay gusto maging contender talaga ng Kings ay na-trade siya papunta sa Vancouver. Kapalit nga ni Mike Bibby na bago magsimula ang 2001-2002 season ay lumipat sila papuntang Memphis at ito na nga ang pinakamagandang season ni Jason Williams na dapat ay napili siya bilang All-Star. Kaso ang problema lang ay naglalaro sa era na yon sina Allen Iverson, Jason Kidd, Steve Francis, Steve Nash at Stephon Marbury na nasa prime pa nila noon at mataas talaga ang sukatan bilang point guard. So sabi ko nga kanina, si Shaquille O'Neal ay naging kapitbahay ni Jason Williams sa Florida na noon pang gusto siyang kunin para maging kakampi. Na lumapit pa nga noon si Shaq sa general manager ng Lakers para kuhanin siya via trade sa Sacramento na ayaw nga pumayag ng Lakers management dahil nga sa mga issue niya sa team. Kaya nung lumipat si Shaq sa Miami ay kinausap niya si Pat Riley para kuhanin ito si Jason Williams. Kaya noong 2005 ay na-trade siya mula Memphis papunta sa Miami kasama ang teammate niya si James Posey, kapalit nga nitong si Eddie Jones. Sa Miami nga ay naging starting point guard siya kasama sina Shaq at D-Wade na nag-a-average ng 12 points at 5 assists per game. Nang 2006 ay nanalo nga siya ng NBA Championship kasama ang mga veterano na first-timer din manalo gaya ni Gary Payton at Antoine Walker. Matapos ang tatlong season, noong 2008 ay nag-retire na nga siya ng unang beses pagkatapos niyang mag-sign lang ng contract sa Clippers dahil nga sa injury niya. Pero matapos ang isang taon ay napag-isipan niya ulit bumalik sa NBA at nag-sign niya sa Orlando Magic noong 2009 na nakasama niya dati dito ang coach niya sa Miami na si Stan Van Gundy na nakapaglaro siya ng buong 82 games noong season na yon bilang backup point guard nga kay Jameer Nelson. Pero nung sumunod na season ay dito ulit nagka-injury si Jason Williams at nakapaglaro lang sa Orlando ng 16 games. At dahil nasa Magic na rin noon si Gilbert Arenas ay nagkaroon lang siya ng limitadong minuto. Na-release nga siya ng Magic at nag-sign ulit sa Memphis ng 2 taon na hindi na nga niya tinapos ang contract na yon at nag-retire na ulit ng 2011. So yan nga ang naging karir ni Jason Williams sa NBA. Na noon naglalaro pa talaga siya ay isa sa mga best passer o para sa opinion ko ay pinakamagaling talagang pumasa. Si Jason kasi ay may combination ng speed at dribbling skills tapos maganda pa ang vision sa court. Kung sa NBA ngayon ang malapit niyang kapareho ay si Chris Paul na ang main weapon niya ay passing. Lamang lang si Williams kung paano nga niya ginagawa ang pagpasa. Binase pa nga sa kanya ang isang anime na ginaya sa kanya ang kanyang elbow pass. Siya din sa NBA ang sayang at hindi naging All-Star. Ang isa sa pinakamaganda talaga niyang season ay noong 2002 na may average na 14 points at 8 assists per game na hindi nga siya nakasama dahil sa mataas talaga ang sukatan ng pagiging point guard noon. Bukod pa dyan ay hindi siya ganung kagaling para madala ang isang team sa panalo. Kung noon nga, si Vince Carter ay para sa slam dunk, si Jason Williams naman ay para sa highlight sa mga pasa. Nagkaroon din kasi ng mga issue outside sa basketball court itong si Jason Williams, gaya na lamang ng drugs at away nga sa mga press na may isang insidente na tinusok niya ng ballpen sa tenga ang isang reporter at sinabihan niya na hindi siya natatakot na mawala sa NBA na masaya siya na makaka-uwi sa pamilya niya sa Virginia. Sa personality kasi ni Jason Williams ay ayaw niyang tawagin siyang sikat or yung laging nababanggit ang pangalan niya sa mga TV. Sa ngayon ay busy nga si Jason Williams sa mga charity work niya outside nga sa basketball. Noong 2012 nga ay naglaro din siya sa isang exhibition game dito sa Pilipinas kasama pa ang ilang mga NBA legends. Noong 2017 ay naglaro pa rin naman siya sa isang 3-on-3 tournament ang Big 3 League ni Ice Cube kaso ay na-injured siya sa unang game pa lang at hindi nakapaglaro ng buong season. Ang isang player talaga na humahanga dito kay Jason Williams ay si Shaquille O'Neal na sa isang pagkakataon nga ay pinaturuan pa ni Shaq ang kanyang anak na si Sharif dito kay Jason Williams para sa dribbling para nga ma-improve ang basketball skills nito. Para sa mga nag-request ng video na to ay ito na nga ang naging karir ni Jason Williams sa NBA. Sa palagay niyo mga tol, sino kaya ang makakagawa ng elbow pass niya ngayon sa NBA? Kung meron kayong komento o reaksyon ay iligay niyo na lamang sa comment section. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.